So hi guys, welcome back sa ating channel. So for this video, discuss naman natin yung another application of derivatives, which is locating the critical points and determining the maxima of and minima of a function. So solve tayo ng problem. So sabi dito, find the critical points and determine the maxima and minima. So may given function tayo na y is equal to x squared multiplied by the square of the quantity x plus 2. So, ang gagawin natin guys, para masolve natin yung critical point, yung y prime natin, i-equate natin sa 0. So, yung y prime natin, iseset natin as 0. So, syempre, para magawa na natin yun, kailangan differentiate muna natin yung function natin. So, given tong function na to, pag i-differentiate natin siya, so, derivative ng y natin, meron tayong y prime. Equal siya sa... Now, take note guys, meron tayong dalawang way para i-differentiate itong right side ng equation natin. Yung una, i-differentiate natin siya as u times v. Diba meron tayong derivative with respect to x ng u times v equal siya sa u dv plus v du. Pwede yan guys. Ito yung u natin, ito yung v natin. Or pwede rin naman na expand muna natin to, itong quantity ng x plus 2 na naka-raise sa squared, tapos i-distribute natin sa x squared sa loob bago natin siya i-simplify. So subukan natin muna yung derivative natin ng uv. So gawin natin siya or differentiate natin siya sa ganyang form. So, kung susundin natin to, setting natin as yung u natin, u ay equal sa x squared, yung v natin equal sa x plus 2 squared. Differentiate natin yung u natin, so meron tayong du equal sa derivative ng x squared is 2x. And 2x. Then, differentiate natin yung v natin. Dv is equal to. So, ito guys, chain rule. Yung 2, ibababa natin. So, 2. Tapos, multiply natin ng x plus 2. Na naka-raise sa 1. Kasi 2 minus 1, 1. So, hindi na natin nilalagay. Tapos, i-differentiate natin yung function natin. Which is, derivative ng x plus 2 is derivative lang naman ng x na 1 times 1. So, kahit wala na yung times 1 na yan. So, eto ngayon guys, para madali, i-substitute natin dito. So, derivative ng y is y prime. Then, derivative nitong nasa right side is u times dv. So, meron tayong x squared. X squared times nito times 2 times x plus 2 plus v times du. So, yung v natin, ito, yung multiply natin dito. Ayan. So, burahin natin para may space tayo. Ayan. V, itong x plus 2 squared, x plus 2 squared, times du natin na 2x. Ayan. Now guys, isi-simplify natin to. Ngayon, so burahin na rin natin to since na-differentiate na natin yung function natin. So si y prime natin equal sa ngayon sa 2 times x squared times x. Ito guys, 2 times x squared times x. So meron tayong 2x cubed. Naging cube siya kasi meron tayong x squared times x, kaya x cubed. Plus 2 times x squared times 2. So, meron tayong 2 times 2 is 4. Tapos, meron tayong x squared. So, palitan natin para medyo malaki. So, 2x cubed. Ayan. Plus, ito guys, para masimplify natin, kailangan itong quantity ng x plus 2 natin na naka-raise sa squared, i-expand muna natin siya. So, ang expansion niya is x squared plus 4x plus 4.
Kumbaga, x plus 2 times x plus 2, ito yung magiging sagot. Ta-times natin ngayon ng 2x. So, si y prime natin equals na sa 2x cubed plus 4x squared plus si 2x natin, distribute natin kay trinomial. So, 2x times x squared is 2x cubed. Cube na siya kasi x times x squared is x cubed. Plus 2x times 4x, meron tayong 4 times 2, 8. Tapos x times x, x squared. Plus, meron tayong 2x times 4, equal siya sa 8x. Now guys, combine natin yung like terms kasi kung mapapansin nyo, meron tayong x cubed, meron tayong x cubed, meron tayong x squared, meron tayong x squared. So, si y prime natin equal siya sa 2x cubed plus 2x cubed, 4x cubed. Tapos meron tayong 4x squared plus 8x squared. So, 4 plus 8 is 12x squared. Now, ito okay na, okay na, okay na, okay na, plus 8x. Now, sabi, para magawa natin or ma-determine natin yung critical value ng x niya, si y prime, guys, isi-set natin siya sa 0. So, eto, meron tayong 4x cubed plus 12x squared plus 8x equal to 0. So, kung mapapansin nyo, guys, meron tayong 4, 12, tapos 8. Factorable silang lahat by 4. So, mag-factor out tayo ngayon ng 4. Ginagawa natin to, guys, para yung makukuha natin values ng x mamaya is naka-lowest term na. So, nag-factor out tayo ng 4. Meron tayong x cubed na natira dito sa first term. 4x cubed divided by 4 is x cubed plus 12 divided by 4 is 3x squared. Sorry. So, dito pala, guys, ang i-factor out natin, kasi common yung 4 sa lahat ng terms. Merong 4 dito, may 4 tayong ma-factor out dito, dito meron din. Kung makapansin nyo, common term din yung x. Kasi lahat sila, pwede tayong mag-factor out ng x. So, ilagay na natin sa labas, kasama na 4, yung x, mag-factor out rin tayo ng x. Yan. So, matitira, meron tayong 4x cubed divided by 4x, meron tayong x squared. Yan. Plus, 12 divided by 4 is 3. X squared divided by x is x. Plus, 8 divided by 4 is 2. X divided by x is 1. So, kahit natin ilagay, kasi 2 times 1 is 2 lang din naman. Equal siya ngayon sa 0. So, ngayon guys, kukunin natin, since meron pa tayong quadratic dito, kukunin natin yung values natin ng x dito sa quadratic function natin na to. So, para ma-determine natin yung value ng x, pwede tayong gumamit ng quadratic formula. Na yung quadratic formula natin, para makuha natin yung value ng x, equal siya sa negative b plus or minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Ano si a? Si a, guys, yung katabi ng variable na may degree na 2, yung katabi ng x squared. So kung wala tayong nakikita na katabi ng x squared, automatic 1. Yun yung value ng a natin. Alin naman si b? Si b, guys, yung katabi ng variable na may degree na 1. Alin variable yung may degree na 1? Itong x. Yung x na yan, naka-raise yan sa 1. So, kung alin yung katabi ng variable na may degree na 1, yun yung b natin. So, dito, yung b natin si 3. Alin naman yung c natin? Si c natin is yung constant or siya yung term na free of variables. So, kung papansin natin dito, yung term natin walang variable is si 2. So, siya yung c natin. So, kung gagamitin natin to, guys, yan. At isosolve natin yung value na x natin
Ako guys, gagamit na ako ng calculator. Pero kung kailangan nyong mag-provide ng solution gamit yung quadratic equation, mag-quadratic formula kayo. So, sa calculator natin guys, ipindutin ko lang yung mode 5-3. Yung mode 5-3, quadratic function yon sa calculator. Tapos, i-input ko lang yung A, B, tsaka C natin. Automatic, ibigay niya na yung values ng X, yung dalawang values ng X na hinanap natin. So, i-input ko lang 1 equals, kasi yung A natin ay 1, yung B natin is 3, so pindutin ko 3, equals, then yung C natin is 2, so 2 equals. Tapos, isa pang pindut ng equals, bibigyan niya ako ngayon guys ng dalawang roots ng quadratic function natin. So, yung unang root, sabi niya, yung unang root is equal sa dito, negative 1. Negative 1. Yung pangalawang root equal sa negative 2. Negative 2. Pero, dito guys, di ba, bago tayo nag-factor out, cubic equation yung meron tayo. So, ibig sabihin, kung ano yung highest degree ng pare-parehang variables, yun yung number of factors or roots na makukuha natin. So, kung meron tayong x raised to 3, ibig sabihin, tatlo dapat. Ano po yung isa? Eh, dalawa lang yung meron tayo. Yung dalawa, galing yun dito. Diba? Saan galing yung isa? Dito, sa isang x. Kasi ang mangyayari dito, guys, ito, ang nangyayari dito, 4x times, ito guys, dati siyang x plus 1. Ito guys, dati siyang x plus 2. Equal silang lahat sa 0. So, ganyan yung nangyari dito kung hindi tayo nag-calculator. Ganito talaga yung itsura niya. So guys, kada isa may variable na x, i-equate natin sa 0. Halimbawa, unahin natin itong 4x. 4x equal natin sa 0. Divide natin both sides by 4. Maka-cancel yung 4. Matitira dito is x. Alam natin na 0 divided by 4 is 0. Yun yung pangatlong root natin, guys. So, meron tayo x sub 3 is equal to 0. Ito, guys. X plus 1 is equal to 0. Pag transpose natin sa kabila, magiging negative 1. Ito, x plus 2 equals to 0. Pag transpose natin sa kabila yung 2, magiging negative 2. So, ito yung critical values ng x natin. Ngayon, guys, gagamitin natin itong critical values ng x natin para makakuha tayo ng critical values ng y. Paano po? Kada isang value ng x na yun, isa-substitute natin sa equation natin, dun sa function natin. So, for example, halimbawa, when x is equal to negative 1, guys, ha? Yung y natin or yung equation natin, y is equal to x squared times x plus 2 squared, y natin is equal to yung value ng x natin, which is negative 1 squared. Huwag kakalimutan maglagay ng parenthesis, guys, kasi iba yung value nung walang parenthesis sa meron. So, parang ganito. Kung negative 1 squared, ang sagot nito, guys, negative 1. Pero kung negative 1 na naka-enclose sa parenthesis, tsaka natin na-raise sa 2, siya ay positive 1. So, magkaiba yung value niyan. Since dito, ang naka-raise sa 2 ay yung buong x, at yung value ng x natin ay negative 1, erase natin kasama yung negative sa 2. Times, yung value ng x natin na negative 1 plus 2 squared. Diba? Y natin ngayon, equal siya ngayon guys sa negative 1 squared, ito is positive 1, times, ito guys, negative 1 plus 2 is positive 1. So, para lang siyang 2 minus 1. Positive 1 na naka-squared. So, madaling salita, si y natin
equal sa 1 squared is 1 times 1, 1. So when x is equal to negative 1, y natin is equal to positive 1. So pwede natin siyang ilagay na 0.1. Negative 1 yung value ng x, then positive 1 na value ng y. Then susunod natin gagawin, guys, gawin natin to. Ito naman na pangalawang root yung isa-substitute natin para makuha natin kung ano yung y-coordinate niya. So, for example, when x is equal to, diba? Ito na, negative 2. Sulat ulit natin to. Y is equal to x squared times x plus 2 squared. So, si y is equal to, substitute natin yung negative 2. Huwag kalimutan yung parenthesis. Negative 2 plus 2 squared. Y is equal to negative 2 squared is positive 4. Negative 2 plus 2 is 0 squared. Na alam natin na yung 0 squared equal lang naman sa 0. At ang 4 times 0 is 0 pa rin. So yung point 2 natin, when x is equal to negative 2, y is equal to 0. So point 2, negative 2, 0. Now, ano pong susunod na gagawin? Susunod natin is yung value, critical value ng y kapag yung x naman natin is 0. So, when x is equal to 0, yan. Sulat ulit natin yung function natin, y is equal to x squared, x plus 2 squared. Substitute natin yung value ng x, 0 squared times 0 plus 2 squared. Y is equal to 0 squared is 0, meron tayong 0 plus 2 is 2 squared, 0 times 2 squared na 4. Ang y natin equal sa 0 pa rin. So yung pangatlong critical point natin, let's say P3, equal siya sa 0, 0. So at these points, guys, yung unang coordinate na nakuha natin, P1, yan yung unang critical point. Yung pangalawang point na nakuha natin, P2, yan yung pangalawang critical point. Then yung pangatlong point or coordinate na nakuha natin, yan yung pangatlong critical point. Now, paano naman yung maxima and minima? So, ganito, guys. Burahin ko na to. So, sana nasundan ninyo. So, kung hindi nyo nasundan, siguro replay nyo na lang kasi medyo maliit tong board natin. So, hindi kakasya kapag sinulat natin lahat, kailangan natin magbura. Pagdating sa maxima and minima, guys, ang pinag-uusapan naman natin kung kanina y prime, sa maxima and minima naman, y double prime. Tandaan natin na kapag ang value ng y double prime natin ay less than 0, yung function natin f of x, for example, is maximum. Yan. Then kapag yung value ng double prime natin is greater than 0, sabi dito, yung f of x is minimum. Yan. Kaya ito, guys, hindi pala ito f of x. Siya yung point natin. So, palitan natin para hindi tayo malito. So, point to. P. So, gawin natin P lang. P. Itong P din. So,
Gagawin natin y double prime, solve natin, alam natin na yung value kanina ng y prime natin, ay, since kailangan natin guys yung double prime, isolve naman natin siya gamit yung sinasabi ko kanina, na expand muna natin to, distribute natin to, at saka tayo mag-differentiate. So, para siyang ganito. So, y is equal to x squared times x plus 2 squared guys is x squared plus 4x plus 4. Ganyan. Tapos si x squared guys, distribute natin sa loob. So y is equal to x squared times x squared is x to the 4th plus 4x times x squared is 4x cubed. Ganyan. Plus 4 times x squared is 4x squared. Then, i-differentiate na natin siya. Diba? Mas simple siyang tingnan. As in, simple algebraic lang. So, yung y prime natin, equal siya ngayon, guys, sa derivative ng x to the 4th is 4. Baba natin yung exponent. X, then 4 minus 1 is 3. Times 1 lang naman siya, kasi derivative ng x is 1. Plus, bababa natin yung 3. Meron tayong 4 times 3, magiging 12. X, then 3 minus 1 is 2 times derivative ng x na 1. So, hindi natin lalagay. Plus, 4, ibababa natin yung 2 times 2. So, magiging 8 times x. Yung 2 minus 1 is 1. Hindi na natin lalagay kasi exponent na 1, understood na yan. Times derivative ng x, which is 1. Hindi na rin natin lalagay. So, nakuha na natin guys agad yung y prime natin. So, ngayon naman, kung matatandaan nyo, replay nyo yung video natin na to, ito guys, equal lang to dun sa nakuha natin y prime kanina. So, bahala kayo kung saan kayo mas madadali ang approach. Kung either, treat nyo to as u times v, or simplify nyo muna, distribute, bago nyo differentiate. So, ngayon naman guys, kukunin natin yung y double prime. So, pag y double prime, etong dinifferentiate natin kanina, i-differentiate lang ulit natin. Derivative ng y prime magiging y double prime. Equal siya ngayon sa 4x cubed. Derivative guys ng 4x cubed natin is 4 times 3, meron tayong 12. Yan. X, then 3 minus 1 is 2. Plus 12 times 2, ibababa kasi natin yung 2. So magiging 24. 24 times x, then 2 minus 1 is 1, hindi natin ilalagay, plus 8 times derivative ng x na 1 is 8 times 1, 8 lang din naman, so hindi natin ilalagay. Therefore guys, nakuha natin yung y double prime natin. Anong gagawin natin ngayon sa y double prime? Ang gagawin natin guys, isa-isa natin isa-substitute yung mga critical points natin. Ito, saka ito. So, at point P1, so lagay natin at P1 na negative 1 at saka 1. Diba, ganyan? Solve natin yung value ng y double prime. Si y double prime equal siya ngayon sa 12, yung value ng x natin dito, ang x natin dito is negative 1, ang y natin is positive 1. So, since 4 lang naman to x, yung x lang substitute natin, 12 times negative 1 squared plus 24 times negative 1 plus 8. Yan. So, si y double prime natin equals siya ngayon guys sa 12 negative 1 squared is positive 1. 24 times negative 1 is negative 24, then plus 8. So, burahin na ulit natin to para may space tayo. Then, tuloy natin to guys. Si y double prime natin, yan, dito natin, y double prime equal siya ngayon sa 12 times 1 is 12 minus 24 is negative 12 plus 8 is
negative 4. So, yung nakuha nating value ng y double prime is negative 4. Check natin, si negative 4 ba ay less than or greater than 0? Since si negative 4 is less than 0, yung point natin, lagay muna natin, y double prime is equal to negative 4 is less than 0. Diba? Ito siya. Yung point natin na negative 1, 1 is maximum. Maxima siya. Diba? Now, susunod natin. Sulat lang ulit natin to guys. Diba? Y double prime times is equal to 12 x squared plus 24x plus 8. Gagawin natin at point 2. Yung pangalawang critical point natin na negative 2, 0. So, substitute lang natin. Ito si x, ito si y. Yan. Y double prime natin equal siya sa 12 times value ng x squared natin, ng x natin, which is negative 2 na naka-square plus 24 times negative 2 kasi yung x natin plus 8. Simplify natin. 12 negative 2 squared is positive 4. 24 times negative 2 is negative 48 plus 8. Y double prime is equal to 12 times 4 is 48 minus 48 plus 8. Ito mga cancel, magiging 0. Y double prime is equal to 8. Yan. Check natin. Si y double prime ba na 8? Less than ba or greater than 0? Alam natin na ang 8 ay greater than 0. Therefore, p which is negative 2, 0 is minima or minimum point. Ito, maximum point. So, check naman natin ngayon guys kapag yung point natin is 0, 0. Yung pangatlong critical point natin. So, gawin lang ulit natin to. Diba? 0, 0 yan guys ha. 0, 0. Ngayon guys, at point naman tayo na 0, 0. Diba? At point na merong yung P3 natin na 0, 0. Yung y double prime natin, sulat lang natin ulit. Is equal to 12 x squared plus 24 x plus 8. Substitute natin yung values. 12 times 0 squared plus 24 times 0 plus 8. Ito guys, 0 squared y double prime is equal to 12 times 0 lang din naman plus 24 times 0 is already 0 plus 8. Ito guys is 0 lang naman kasi 12 times 0. So si y double prime natin equal siya sa 0 plus 0 plus 8 is equal to 8. So kagaya nito guys, since yung nakuha nating value ng y double prime is 8, which is greater than 0, yung point natin, point na 0, 0, lagyan natin ng comma, is minima. So, meron tayong minima na point 0, 0, minima na point negative 2, 0, at saka maxima na point negative 1 at saka 1. So, ganun lang guys kapag mag-solve tayo ng critical points as well as maxima and minima ng isang given function. So, sa next video, solve pa tayo ng iba pang examples para mas magamayin natin yung pag-locate ng critical points at saka pag-determine ng maxima and minima. Thank you guys sa panonood and see you sa next video natin.